Sinasabi nila na kapag tayo ay laging may lakad o lagi tayong lumalabas sa loob ng ating tahanan, yan po ay kailangan sa ating pagbalik sa ating tahanan ay bago tayo pumasok sa ating pintuan, tayo po ay magpagpag ng ating buong katawan o kaya naman ng ating mga sapatos or ang ating mga slippers, dahil sinasabi nila na ito po kapag tayo po ay galing sa labas or kung saan man tayo nanggagaling, yan po ay minsan mayroong kumakapit sa atin ng kamalasan. So mga bad energy or mga hindi ka nais-nais na dapat nating papasukin sa ating tahanan, kung kaya sinasabi nila na kailangan nating ipagpag ang ating mga paa bago tayo pumasok sa ating tahanan upang ang lahat ng mga negative energy na yan ay hindi makapasok din sa ating loob ng tahanan, dahil yan po ay magbibigay ng kamalasan. Morning sa ating lahat dyan, mga kamamsi ko. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. At nandito naman si Vince April. Gusto ko namang i-share sa inyo ang iba pang mga kakaibang mga bagay na siguro kung kayo po ay nakakarinig na nito, yan po ang ating dapat gawin kapag tayo po ay laging mayroon tayong ginagawa sa labas o lumalabas tayo sa ating tahanan, lalong-lalo na kung mayroon tayong mga trabaho. So sinasabi nila mga mamis na kapag tayo po ay lumalabas sa ating tahanan, bago po tayo lumabas, kailangan ay meron tayong mga panalangin para hindi tayo mapahamak sa kung saan man natin dapat, saan man tayo pupunta. So ang iba pang mga paniniwala mga mamis na kung tayo po ay uuwi or papasok sa ating tahanan, kailangan po nating ipagpag ang ating katawan or ang ating mga paa, dahil sinasabi nila na hindi natin alam kung sa ating pinuntahan mayroong nakasama sa atin na hindi magagandang mga energy. So para tanggalin ang mga yan mga mamsi, sa pagpasok mo ng inyong tahanan at magpagpag tayo, at dyan sa pamamagitan ng mga bagay na yan, yan po ay maiiwan po sila sa labas, dahil sinasabi nila na kapag ito po ay makapasok sa loob ng ating tahanan, yan po ay magbibigay ng hindi maganda sa ating loob ng tahanan at doon din po sa mga kasama natin na mga nakatira sa loob ng ating tahanan. Kung kaya bawat isa sa atin, kung kayo po ay magkasama sa inyong loob ng tahanan, ay i-share niyo po ang kaalamang ito upang kanila din po malalaman. Dahil minsan mga mamsi, kung merong nakasama sa atin na mga bad energy na nanggagaling sa labas, yan po pagpasok mo sa iyong tahanan ay tuloy-tuloy din po ang pagpasok nila sa iyong tahanan, lalong-lalo na kung wala kayong mga pangproteksyon. So ang ating gagawin dyan mga mamis, bago tayo pumasok sa ating tahanan ay ugaliin natin na ipagpag ang ating mga paa. At pagkatapos, pagpasok natin sa ating tahanan ay diretso po tayo na linisin natin ang ating katawan, sumaligo tayo mga mamis. At dito naman sa ating mga pampaligo ay pwede, meron akong ma-share sa inyo na ating mga pampaligo dyan. So unang-una na isi-share natin mga mamis ay ang ating mga dahon ng mga kalamansi or limon. Yan po ang mga dahon na yan mga mamis ay sinasabi nila na yan po ay nagtatanggal ng mga bad energies sa loob na sa ating katawan. Ganon din po itong mga dahon ng bayabas mga mamis, dahil yan po ay maaasim. Kung kaya pinapaniwalaan na kapag ginawa mo ito ay matatanggal ang mga bad energy na nakadikit sa iyong katawan galing sa labas. So kung halimbawa mga mamis, kung naramdaman nyo na kayo po ay inalat-alat sa inyong buhay, gawin nyo po ang ating mga ilang tips na sinishare dito, dahil ito po ay mga magagandang bagay lamang po ito mga mamsi na pwede nating i-share sa inyo
upang maiwasan ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating tahanan o sa ating buhay. Dahil kapag ka nakadikit itong mga ito sa ating katawan, yan po ay mahirapan tayong paalisin, maliban na lang kung tayo po ay mahilig na maligo ng isa sa mga bagay na ating mga sinasabi, ang ating dahon ng kalamansi, o kaya naman ang ating mismong kalamansi, mga mamsi. Magpiga tayo ng tatlong kalamansi sa ating pangbanlaw. Paliguan natin ang ating buong katawan, lahat-lahat, at yan na po ang magiging pangbanlaw natin. At kasabay niyan ay inyo pong iwis sa inyong sarili lamang na ang lahat ng mga kabigatan or kamalasan sa inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pagbuhos ay matatanggal na rin kasama ng ating ibinubuhos sa ating katawan na tubig na yon na may halong kalamansi, mga mamis. At ganun pa man, mga mamis, ang paggawa niyan, kung gagawa kayo niyan, gawin niyo po, itaon niyo po ito sa araw ng Martes at sa Biyernes ng umaga, or kaya naman, mga mamsi, sa full moon at new moon, dahil yan po ay pinapaniwalaan na kayang magtanggal yan ng kamalasan sa ating buhay. Kung kaya, mga mamis, kung kayo po dyan ay gusto nyong matanggal ang mga kamalasan, kung meron kayong mga nararamdaman sa inyong sarili, ay gawin nyo na po ang mga bagay na ating sinishare. At mga mamis, ang ating pong mai-advise kung kayo po ay lalabas or pupunta sa inyong mga trabaho, ay pwede po kayong gumamit ng isa hanggang tatlong pirasong cloves ng ating bawang. Ilagay nyo po sa plastic at ilagay nyo po ito sa bulsa. Upang ito rin po ay nagbibigay din po ito ng mga protection para sa atin, sa ating kung saan man tayo pupunta. At ganun din po, mga mamis, ang ating, kung alam nyo po yung limon, green limon, mga mamis, yung maliit siya, ang ating limon na isa pang limon, mga mamis, yung kulay yellow na limon. At may isa pa na iba rin yung pangalan niya. So, limon din po siya, mga mamsi. Green limon siya na mas maliit sa karapang-karaniwang limon na yung yellow ang color. So, ito po rin, mga mamsi, ay sinasabi nila na ito po, kapag ka dala-dala mo ito palagi sa iyong bulsa, ikaw po ay maiiwas sa mga kapahamakan o kaya naman sa mga bagay na hindi ka nais-nais. So, number one po itong green limon, mga mamis, na pwede natin itong dalhin-dalhin kahit saan man tayo pupunta. Lalong-lalo na kung sa mga nagabiyahe dyan, pwede natin gamitin ito. At ganun din po, mga mamis, kung may alam kayo, kilala nyo po itong ating cinnamon stick, pwede rin po tayong dala nito ng isang pirasong stick lamang po, mga mamsi. Doon po ay, ayan po din ay pinapaniwalaan nila na hindi lamang po ito magbibigay sa atin ng protection, kung hindi, nag-aakit pa rin po ito ng swerte sa ating buhay, kung anuman ang ating mga nilalakad na mga importante or pangkabuhayan, ay tinitiyak ko rin po, mga mamis, na ma-attract ninyo ang swerte sa inyong buhay kapag kayo po ay may paniniwala sa ating mga pagpaswerte. So, mga mamis, alam natin na ngayong panahon na ito, mga mamis, marami na sa atin ang hindi naniniwala sa mga pangpaswerte at mga proteksyon. Kaya lang, mga mamis, kung tayo po ay walang pinapaniwalaan, ay yan po rin, mga mamis, ay napakahirap din po para sa atin kung puro na lang kamalasan ang ating mahahagip, mga mamsi. Dahil, siyempre, mga mamsi, paano ba tayo naghahanap buhay? Siyempre, naghahanap buhay tayo para makahanap ng pera at siswertihin. Kung kaya, gawin nyo ang mga bagay na ating sinishare na ito, mga mamis, dahil ito po ay hindi naman din siya kamahalan, mga mamis. At, sana po, mga mamis, kung kayo po ay naniwala sa ating mga pangpaswerte, gawin nyo ang mga bagay na ating sinishare dito, dahil lahat po ito ay nagpapaganda ito ng takbo ng ating buhay. Kailangan lang po natin dito ang sipag at tiyaga at ang ating panalangin palagi sa ating mahal na Panginoon, dahil siya po ang nakakaalam sa lahat ng mga bagay na
dumarating sa atin. Kung kaya ipagdasal din po natin ang lahat, ang bawat lakad natin, na tayo po ay siswertihin at tanggalin ang lahat ng mga kamalasan sa ating buhay. At hanggang dito na lang po tayo mga mamis. Sana po ay nagustuhan niyo ang videong ito. At kung hindi pa rin po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pindutin niyo lamang po ang ating red button sa baba at mag-comment din po kayo sa ating comment section upang kung gusto niyo pong magtanong ay pwede po natin itong sagutin mga mamis. At hanggang dito na lang po tayo. Ito po si Vince April. Nagpasalamat sa inyong lahat at God bless po!